ang instruction niya is first stop 7-Eleven. Papa, di ba? Yun yung sinasabi mo, 7-Eleven. Pag-accept ko ng booking, agad tumawag yung nag-book. 100 plus 500 yung fee at one stop lang, Taytay area. Kung pala hindi, mag-aaboro talaga ako ng 2,000. Pera, ibig sabihin. Sabi ko, kasi po may abono po. Sana po gawan nyo ng vlog para ma-aware po ang kapwa nating mga Kalala Move drivers. Wala ko, akala niya abono ng lupa. Ang sabi niya, Benyamari, na-scam ako. Ikaw ba na-scam ka na? Yung mismong Kalala Move partner natin na nakakasama natin pag nagla-live tayo kada Sabado, si Sir Renzo from Taytay Rizal. Yung mga nabibiktima dito, ayun nga, unfortunately, yung mga Lala Move drivers natin. Hello, mga Mari at Pare! Hello, mga Mari at Pare! Magandang araw sa inyong lahat. So, ngayon, nag-uulan dito sa Pilipinas. Hello, hello sa mga Kalala Move partner natin, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa. At saka, yung mga bago pa lang nang naglalala move. So, itong video na ito ay tungkol sa scam! Papa, scam! Oo, tungkol sa scam. So, discuss natin yan pagbalik natin in a while. Panoorin nyo muna yung aming intro video. Bye! Ayun, ang bilis nating bumalik, di ba? So, itong tungkol sa scam na to, Papa, yung mga nabibiktima dito, ayun nga, unfortunately, yung mga Lala Move drivers natin. Ikaw ba na-scam ka na? Ah, hindi pa. So, itong i-discuss natin, yung mismong Kalala Move partner natin na nakakasama natin pag nagla-live tayo kada Sabado, si Sir Renzo from Taytay Rizal. Kaedad din natin to. Yan, tawan-tawan na naman. Kaedad natin, 21 years old. So, medyo hindi naman malayo yung edad sa atin. No, Papa? Oo, medyo malapit lang. Ang sabi niya, Benyamari, na-scam ako. So, sabi ko, hala sir, anong nangyari? So, papakita ko yung mga clips dyan. Yan yung kanyang chat doon sa isang video natin. So, sabi niya, yung scam po na beauty products, at sana po gawan nyo ng vlog para ma-aware po ang kapwa nating mga Kalala Move drivers and riders. Diyos ko, ang lungkot naman, biruin mo. So, ito ay 4,800 daw ang na-scam. So, abono. Ayan yung paulit-ulit na sinasabi sa atin ni pare na wag kayong tatanggap ng abono, lalong-lalo na yung mga malalaking halaga. Diba kasi, Diyos ko po, ano bang nangyayari pag may abono? So normally, magbubook yung customer, 'di ba? Tapos sasabihin niya aabonohan ng Lala Move driver. So kunyari pagdating sa pick up, so kunyari lang katulad ng nangyari dito kay Sir Renzo, mamaya iaano natin, babasahin natin yung buong kwento niya. So basically ganoon, magkukunin ni Lala Move driver doon sa pick up yung item, tapos magbibigay siya, magbabayad siya doon sa pickup ng kunyari, let's say, 2,000 pesos para doon sa mga items na yun. Tapos, pag drop off niya, doon niya babawiin sa pinagdalhan niya or doon sa drop off yung 2,000 na ibinayad niya doon sa pickup. So, abono nga, abono talaga. Di ba? May nangyari sa inyo, akala mo, yung unong bago-bago pa lang sige. Si pare. Wala so, akala niya abono ng lupa. Ah, pagdating mo na sa pagdating pero yun, pick-up. Ang kagandahan naman nun sa mismong bahay. Oo. Cage ng aso. So yun, first time niya. Pa yun. Ang sabi ko pa, ma'am, nasan na po yung ano, yung pick up yung abono? Yung abono po ng lupa. Ha? Anong abono? Sabi sa akin nung sa pick. Sabi ko, kasi po, may abono po. May abono na kukunin. Kasi ang pagkakalam ko pa ng abono, yung abono ng lupa, pagpatama. Yung pala, hindi. Mag-aabono talaga ako ng 2,000. Pera, ibig sabihin. Diba? So, first time niya kasi yun maka-encounter ng abono. Ang nangyari sa akin nun, ang sabi sa akin nung may-ari, yung sa pick-up,
Huwag ka mag-alala, hindi ako scammer. Mm-mm. Kasi nga marami na i-scam, ano? Tapos sabi niya, oh, tignan mo yung truck na yan. Dito rin pupunta yan. Lalamog din yan. Pipick up din yan. Yun yung typical na nangyayari kapag nakalagay doon sa booking ng lalamog na abono. Pero yung iba nga, hindi nilalagay yun. So, message lang. So, ano din kayo, dapat i-check aware. Nyo rin mabuti. Aware din dapat kayo sa ganyan. So, balik tayo sa ano, balik tayo dun sa chat ni Sir Renzo. Sabi niya, grabe yung pagod ko maghapon. Parang nadoble nung na-scam ako. Ilang araw kong inipon yan. Di ba, Diyos ko, biruin mo yung halos 5,000, di ba? Hindi naman tayo pupulot ng pera. So, ito yung kanyang buong kwento. Sabi niya, bali matagal ko na pong nakikita yung booking na yan. Tapos mamaya natin himay-himayin. Okay. So bali matagal na ko na pong nakikita ang booking na yan. 600 plus 500 yung fee. At one stop lang. Taytay area. So Sir Renzo ay taga Taytay. 4,896 yung abono. Kaya di ko makuha dati kasi wala pa akong pang abono. So siguro nga, parang iniisip ni Sir Renzo, uy, 600, tapos may plus 500 pa, tapos taytay lang. Siguro ilang kilometro lang, di ba? Minsan, ang ano talaga tayo, if it's too good to be true, talagang may something yan. So, yun. Sabi niya, akala ko regular customer siya nilalamove kasi madalas ko talaga makita yung booking niya. Meron sa Taytay, sa Kainta, sa Angono, same area na same na same yung area, yung format iba lang ang nakalagay na address. 'Di ba? So 'yan. So nung nagkaroon ako ng pang-abono, kinuha ko siya. Malas nga lang kasi hindi ako ang nagbiyahe ng araw na 'yon. Nung bandang 6 PM nag-check ako ng Lalamove app. Baka ka ako may malapit dito sa amin para kahit papaano medyo may kinita naman ako nung araw na 'yon. So syempre nagbabakas akali nga si Sir kasi kumbaga hapon na eh, 'di ba? Pag-accept ko ng booking, agad tumawag yung nag-book. So, yung nag-book mismo yung tumawag. Jefferson Go. Ayan, tagdaan natin ha, Jefferson Go. Ang nakalagay na name and ang instruction niya is first stop 7-Eleven. Papa, 'di ba? Yun na yung sinasabi mo, 7-Eleven. Diyos ko po. So yan, first stop 7-Eleven, magbibigay siya ng reference ID. So ipapascan ko sa cashier, then magbabayad kami ng 4,896. At ingatan ko daw yung resibo dahil yan ang ipepresent ko sa second stop. Tapos dun ibibigay yung item na beauty products. Ayan yung beauty products. At ihahatid ko na sa last drop na address nung nagbook. So yun, no, parang ano na rin yun, red flag na rin yun kasi magbabayad ka sa 7-Eleven. Bakit ka sa 7-Eleven magbabayad? But hindi mo, kung meron talagang item, di ba, dapat pumunta ka dun sa pick up o sa mismong bahay, pick up, kukunin mo yung item para in return, meron ka talagang hawak na item. Oo, yun tsaka yung, pwede mong ibalik dun. Exactly, pwede mong ibalik dun at sabihin mo, di ba, dapat bahay talaga, no? Yun yung sinasabi mo ng mga 7-Eleven. Matagal na namin inaano namin yan sa lahat ng vlog namin. Sinasabi. Basta 7-Eleven, tsaka huwag ka masisilaw dun sa pamasahe na yan. Okay. So tuloy tayo. After namin magbayad sa 7-Eleven, pumunta na kami sa second location. Ang landmark niya ay may salon daw doon. Pero pagpunta namin sa mismong location, wala daw salon doon. As in, walang salon. Nagtanong-tanong pa kami sa paligid, sabi nagsara na at lumipat na ng pwesto yung salon na yun. Pinuntahan din namin yung binigay na location doon sa pinaka-last na address para puntahan sana yung nag-book. Pero nakapin pala yun sa gate lang mismo ng subdivision. So wala rin talagang drop-off location. Sana naikwento ko ng maayos at kung may mga tanong kayo, sasagutin ko para aware tayong lahat sa scam na ito. Yan ang tinatawag talagang legit scam. Legit scammer. So yun, talaga yun yung mga makita nyo may mga red red flag na yun na sa 7-Eleven ka magbabayad, tapos walang pick up, walang yung pala, walang pick up location, wala rin drop-off location. So yun, sayang pera, sir. Just tsaka ko. May bago ngayon. Ano? Binibigay na yung item. Ah, may item na, in fairness ha. Pero, so parang may item. Pero walang luma. Halaga. Oo, walang halaga. Parang walang halaga. Or luma, or hindi katumbas ng pera na pinaluwal mo. Kasi isipin mo, bakit kailangan, yun lang isipin natin, bakit natin kailangan mag-abono?
may dami na mga application na para maibigay sa kanila yung bayad. Mm-hmm. Diba? So, anong maipapaya mo sa ganun? Magkwento ka nung isang nangyari sa'yo. Ayun, na, yung sa akin kasi. Oo, na nag-abono ka din. Na nag-abono ako dun nga sa cage. Sabi nung may-ari, mismong bahay yon, sabi niya, huwag kang mag-alala, sir. Legit ako. O di ako, nagtiwala ako sa kanya. Kasi bahay naman. Mm-hmm. Tinanong ko, bahay niyo po ito? Ma'am, bye. Mm-hmm. Opo, bye po namin. Tsaka legit yan. Tsaka yung item talaga legit. Cage ng aso, cage, sumahal talaga. Libo-libo. 1,000 pesos. 2 plus ang inano ko. Di, nagpunta na ako sa Taguig lang, Taguig. Mm-hmm. Ayun, awa ng Diyos, okay naman siya. Mm-hmm. Tapos, so, one time, nakuha ko na naman siya. Sabi niya, same tao, mm-hmm, na lugar. Mm-hmm. Cage din. Same cage. Sabi niya, sabi ko, ma'am, hindi ko kayo kinukuha kasi minsan 3-6 ang ano. Mm-mm, paluwal. Paluwal. Eh, wala naman akong 3-6. Isa lang ang sinabi sa akin. Mm. Sir, kunin mo na yung bayad, i-gcash mo na lang sa akin. Yun ang mga legit. Parang kumbaga, hanggat hindi nagbibigay yung sa drop-off, pwedeng hindi mo i-gcash dun sa... Tsaka hindi ko bibitawan yung item na hindi ko ibibigay sa kanya hanggat wala siyang gcash. Ay, o kaya, hindi cash ang ibibayad sa akin. Ni-drop-off. I-gcash ko naman dun sa pick-up point. Dun sa may-ari. Sa may-ari ng cage. Na bumili. Ganun lang po. Talagang kailangan natin ito. Minsan, nasisilaw tayo sa pamasahe, talaga napakalaki. Pero kung iisipin mo yung pera, isipin mo na lang yung hirap na dinadanas sa atin bilang isang driver. Minsan talaga, if it's too good to be true, it's not true. Oo. So katulad nun, yung pamasahe na sinasabi. Pa, meron pang... As an lapit pan, lang. Meron pang tip na tinatawag. Yung, oh, yun nga, parang sinabi niya 600 plus 500. Hindi, so, may plus pa, tapos may tip pa. Ah, may iba pa doon. Pagkaya nito, yung kinuha namin na to, bait. Oo, ngayon, kasi po, nagbabiyahe po kami, no, so papunta kami ng Cavite, Cavite. So anyway, different situation. So yan, yun lang mga Marit, para sana may natutunan kayo sa video na ito at sa aming pinaka mamahal na Sir Renzo. Talagang, batang-bata pa si Sir. Sa lahat ng lalamong driver. Partners o drivers, basta hindi sa mismong bahay, huwag ang pick-up. Kunin. Kahit nga sa mismong bahay, kakabahan ka pa eh. Kasi diba? Wala kang babalikan eh, di ba? Wala kang babalikan. Kung, ako talaga, takot sa ganyan. Kung may ikukwento pa naman sana ako. Next na yun. Next na. Sige, matagal na yung ating video. So yan lang mga Mari at Pare. Sana may natutunan kayo. God bless you all. Till our next video. Bye na! Bye! Abangan nyo yung mga lives namin. Marami kayong matututunan doon. Tsaka chika. Bye!